Nagising ako, Tito Makoy, kasi nararamdaman ko na si Calvin. Payapos-yapos sa akin ng mahigpit. Mahigpit, luluwag at muling hihigpit. Nakadikit pa rin sa akin ang kanyang mukha, kaya ramdam ko ang mainit niyang hininga na dumadampi sa mukha ko. At hindi lang iyon, Tito Makoy, isinanday niya pa sa akin ang kanyang binti. Parang sinasadya niya. Alam ko, Tito Makoy, gising siya. Ako naman, patuloy sa pagtutulog-tulogan, pero nag-iiba na rin ang pakiramdam ko dahil sa patuloy na ginagawa niya sa akin. Siyempre, Tito Makoy, tao lang ako, may pakiramdam, kaya nagising na rin ang alaga ko. Nang mahalata iyon ni Calvin, lalo niyang pinag-igting ang pagyakap sa akin hanggang sa napabuntong hininga na talaga ako, hindi na ako nakapagpigil pa. Dito nalaman na ni Calvin na gising ako. Bumangon siya ng bahagya, nag-alis ng kanyang damit at inalis niya rin ang suot ko. Tuluyan na kami, Tito Makoy, na naglabing-labing. Kahit buntong hininga lang ang naririnig namin sa isa't isa, pero sa kilos namin ay ramdam namin na naroon ang pananabik, kasiyahan at kaligayahang nadarama sa ginagawa naming pag-aaliw sa aming mga sarili. Hanggang sa humigpit ng masyado ang pagkakayakap namin sa isa't isa, sabay kaming napahiyaw, Tito Makoy. Natapos na ang pagpaparamdam namin ng aming mga damdamin sa bawat isa. Pagkatapos ng aming pag-aaliw sa aming mga sarili ay muli kaming nakatulog ni Calvin. Tanghali na nang magising kami at nakayakap pa rin siya sa akin. Inaasahan ko, Tito Makoy, na mabibigla siya paggising namin sa ganoong kalagayan namin. Nakayakap siya at pareho kami walang saplot sa katawan. Pero mali ako, Tito Makoy. Kasi nang magising siya, nagkatinginan kami, hindi siya nabigla. Bagkos ay ngumiti siya sa akin at muling inilapat ang kanyang mukha na kasubsob sa may liig ko, Tito Makoy. Parang babalik pa yata sa pagtulog. Masakit ang ulo ko, may hangover ako. Wika niya sa akin habang nakasubsob ang kanyang ulo, ang kanyang mukha sa pagitan ng aking balikat at ng aking ulo. Wala pa siyang planong bumangon, Tito Makoy, kaya ako na ang nagbungkahi. Bango na tayo. May alam akong gamot dyan sa hangover na yan. Wika ko sa kanya. Ano? Tanong sa akin ni Calvin. Meron ka bang noodles dyan na binili? Tanong ko sa kanya. Ay, meron. Andun sa may ref. Wika sa akin ni Calvin, Tito Makoy. Tara, luto tayo. Wika ko sa kanya kasi Tito Makoy talagang parang wala pang planong bumangon, kaya iniangat ko na ang braso niya na nakayakap sa akin. Tapos bumangon na ako. Hinahanap ko kung saan natapon ang short ko para magsuot nito at pumunta sa kusina upang magluto. Habang naghahanap ako, Tito Makoy, nauna nang bumangon mula sa higaan si Calvin, tapos inakay na niya ako palabas ng kwarto. Halika na, luto na tayo doon sa kusina. Wika niya na nagmamadali habang hinihila niya ako papalabas. Sandali, sandali. Magsusuot muna ako ng short. Huwag na, mamaya na yan. Luto na muna tayo. Pagpupumilit sa akin ni Calvin, Tito Makoy. Kaya wala na akong nagawa kundi ang sumunod na lang sa kanya. Ano pala, Teroy, ang gagawin mo sa noodles? Tanong niya sa akin. Eh ano pa, siyempre lulutuin. Tapos hihigupin natin ang sabaw na mainit at maanghang. Wika ko sa kanya. Noodles na maanghang? Gulat na tanong sa akin ni Calvin, Tito Makoy. Oo, matitikman mo mamaya. Magugustuhan mo yan. Meron ka bang kalamansi dito at saka sili? O kaya kahit chili powder lang, pwede na yan. Wika ko sa kanya. Aba, meron, nandun sa ref. Sagot sa akin ni Calvin. Kaya nagluto na kami, Tito Makoy. Sinadya ko talagang dagdagan ng konti ang sabaw ng noodles. Pinisaan ko ito ng sili,
yung isa lang na si Letito Macoy kasi baka hindi siya sanay sa maanghang. Tapos nilagyan ko rin ng itlog at inihalo ko na ang mga panimplana kasama ng noodles. Tinikman ko rin kung tama na ang alat at baka sakaling matabang pa ay dadagdagan ko ng asin. Asan yung kalamansi mo? Tanong ko kay Calvin. Nandyan sa loob ng ref. Kinuha ko Tito Macoy ang kalamansi sa loob ng ref at inilapag ko na sa harapan niya ang isang mangkok na umuusok na noodles. Saka ko ito nilagyan ng kalamansi. Sinadya kong mangasim talaga. Tapos ibinigay ko na sa kanya. Ayan. Oh, sige, tikman mo na. Higupin mo na ang sabaw habang mainit pa. Wika ko sa kanya. Palibhasa, may hangover Tito Macoy, kaya kaagad siyang humigop ng sabaw. At nakita ko siya na medyo napaso ng kaunti. Oh, tara, kumusta ang lasa? Ano sa tingin mo? Tanong ko sa kanya. Aba, okay ito ha. Humahagod na ang konti ang anghang at asim. At saka ang init, masarap talaga. Okay to, Teroy. Wika sa akin ni Calvin, Tito Macoy. Talagang okay yan, nakita mo na effective na effective. Wika ko kay Calvin, Tito Macoy. Teroy, sinong nagturo sa'yo nito? Tanong niya sa akin. Alam mo, Calvin, instant lumi dapat yan. Kung lalagyan mo ng gulay, ng kaunting gulay, instant lumi na yan. Ang sili ay pandagdag lang ang anghang para pangalis ng hangover. Natutunan ko yan sa mga naging kamag-aral ko at kaibigang Bicolano noong college kami. Pagkikwento ko kay Calvin. Okay talaga, meron pa ba? Tanong ulit sa akin ni Calvin. Aba, meron pa kasi dalawang balot ang niluto ko kaya heto. Binigay ko na sa kanya at sabi ko, sige, ubusin mo yan. Ay, salamat. Uubusin ko talaga ito. Wika sa akin ni Calvin Tito Macoy habang nag-i-enjoy siya sa paghigop ng mainit na sabaw at ang pagkain niya ng noodles. Matapos niyang maubos ang noodles ay napangiti siya kasi biglang naglabasan ang mga pawis mula sa kanyang katawan. Matapos kaming kumain Tito Macoy at pagtayo namin mula sa misang kainan, saka ko lang muling napansin na pareho pala kami mga walang saplot. Huwag ka na munang magdamit, wala namang makakakita sa atin kasi nakasarado lahat na bintana at ang mga blinders. Wika niya sa akin Tito Macoy kaya naupo na lang kami muli sa kanyang sala, nagsigarilyo at nagkwentuhan. Lumipas sa amin ang isang gabi ng masayang samahan. Ang isang gabi na hindi ko inaasahan na magkakaroon ng matamis na tagpo na magaganap sa aming dalawa. Makalipas ang ilang sandali ng aming pagkikwentuhan ay naligo na si Calvin dahil sa pinagpawisan talaga siya ng husto matapos kumain ng maanghang na noodles. At paglabas niya ng banyo ay tinanong ko siya kung meron siyang extrang toothbrush. Mayroon, nasa loob ng banyo yung hindi pa bukas, yung meron pang balot. Sige, gamitin mo yon. Wika sa akin ni Calvin. Kasi Tito Macoy, magsisipilyo ako at maliligo. Sabay kinuha ko sa kanya ang tuwalya na nakasaklay sa kanyang balikat at pumasok na rin ako sa banyo. Alam mo Tito Macoy, alam natin masarap sa pakiramdam na mawala ang hangover tapos sasabayan mo ng paliligo, pangalis ng amoy sa ating katawan. Pakatapos kong maligo, Tito Macoy, pumasok na ako sa kanyang silid para hanapin kung saan natapon ang aking damit kasi uuwi na ako. Ngunit pagpasok ko ng silid ay nakahiga muli si Calvin sa kama. Sabay kabig niya sa akin na napahiga rin akong muli. Huwag ka na munang umuwi. Kulong lang tayo dito sa silid. Buong maghapon tayo dito sa bahay. Wika sa akin ni Calvin at sabay na yumakap sa akin Tito Macoy. Nakalak naman ang bahay mo kaya maglak din tayo dito sa bahay ko buong maghapon. Dagdag pa ni Calvin sa akin Tito Macoy. Wala akong nagawa
total tito makoy gusto ko rin naman. Sabado, walang pasok, walang trabaho. Wala rin naman akong gagawin. At least dito sa kanya may kasama ako, may kausap at may kaulayaw pa. Maghapon halos kaming nagkulong sa kanyang bahay. Siyempre tito Makoy, alam mo na kung ano pa ang ginawa namin. Buong maghapon na nakahiga kami sa kama, walang saplot, hindi ko na siguro kailangan pang sabihin sa iyo. Basta maghapon kaming magkasama, maghapon kaming magkatabi at maghapon na magkasalo. Alam mo Teroy, buti na lang hindi ka nagalit sa akin. Wika ni Calvin. Aba, bakit naman ako magagalit eh, nagustuhan ko rin. Sagot ko sa kanya. Parati mo bang ginagawa ito, Teroy? Tanong ni Calvin sa akin, Tito Makoy. Hindi, ngayon lang. Sagot ko kay Calvin. Talaga? Nagtatagang tanong sa akin ni Calvin, Tito Makoy. Oo, sabi. Ikaw, Calvin, matagal ka na bang nakikipagniig sa kapwa lalaki? Tanong ko sa kanya, Tito Makoy. Hindi, pareho tayo ngayon lang. Yan ang sagot niya sa akin, Tito Makoy, na ipinagtaka ko rin. Eh, paano mo naisip na gawin ito? Lalaki ka naman at paano ka nagkaroon ng ganoong kaisipan? Nakita mo ba akong malambot? Hindi naman ako malambot ah. Tanong ko at wika kay Calvin, Tito Makoy. Oo, Teroy, hindi ka malambot. Kaya nga nagustuhan kita kasi hindi ka malambot. Lalaki ka. Sagot niya sa akin sa aking mga tanong. Paano ka nga nagkaroon ng ganitong kaisipan? Tanong ko ulit kay Calvin, Tito Makoy. Alam mo, Teroy, grade 5 ako noon. Bagong lipat kami sa Cebu. Tiyuhin ko, malayong kamag-anak ng tatay ko ang nagtulak sa akin. Magkalapit lang kasi ang bahay namin. Pwede kong sabihin inabuso niya ako kasi isang araw nagawi ako sa bahay nila. Wala lang, tapos nakipanood ako ng TV. Inalok niya akong umupo sa kanyang tabi tapos tumabi naman ako kasi wala naman akong alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos noon ay pinahawakan niya sa akin ang kanyang ari. Di naman ako sinaktan pero takot na takot ako kaya hinawakan ko rin ang kanya. Wala akong magawa. Mula noon lagi-lagi na niyang ginagawa iyon sa akin. Minsan pilit niya akong pinapapunta sa bahay nila tapos pinapahawak niya sa akin ang kanyang sarili. Minsan rin ay hinahawakan niya ang akin. Hindi ako nakapagsumbong sa mga magulang ko dahil sa takot. Kasi tinatakot niya ako na pag nagsumbong raw ako kahit kanino, malilintikan ako. Kaya naman sa takot ko, wala akong nagawa at hindi ako nakapagsumbong kahit kanino. Yan ang mga pagkikwento sa akin ni Calvin, Tito Makoy, na labis kong ikinagulat. Alam mo, Teroy, natigil lang iyon nang magtrabaho siya sa ibang lugar. Grade 6 na ako noon. Alam mo, noong una minsan parang nawawala ako sa sarili ko dahil hindi ko malaman. Nahihiya ako o kaya nandidiri ba ako. Pero noong nasa high school na ako, nang muling bumalik sa akin ang alaalang iyon, parang sa pakiramdam ko'y gusto ko na rin iyon. Pagpapatuloy na kwento sa akin ni Calvin, Tito Makoy. Tito Makoy, sa mga kwentong ito ni Calvin sa akin, hindi kaagad ako makapagsalita. Kasi, naku Calvin, pareho tayo ng karanasan. Wika ko sa kanya. Nagulat din si Calvin sa aking sinabi. Bakit Teroy, ganun ka rin? Meron ring ng abuso sa iyo? Tanong niya sa akin. Oo, sabi. Ganun din ang karanasan ko doon sa Cebu. At natigil lang ito noong lumipat na kami sa Samar. Ito ang aming pagkikwentuhan, Tito Makoy. Kaya pala, Tito Makoy, kahit na walang pag-uusap na nangyari sa amin, may naganap sa aming pareho. Pareho pala kami ng karanasan. Sa kwentuhan naming ito ni Calvin, muling nanumbalik sa akin ang aking nakaraan, ang aking trumang dinanas noong bata pa ako. Dahil dito, talagang masasabi ko na isa siguro ito sa mga dahilan kung bakit
ganito ako ngayon. At nagkatagpo kami ni Calvin na pareho pa ang karanasan noong mga bata pa. Dahil sa kwentuhan naming ito, Tito Makoy, na nalaman namin na pareho pala kaming merong pinagdaanan at ang pinagdaanan namin ay parehong pareho talaga. Tuluyan na kaming naging malapit sa isa't isa at naging daan ito para tuluyan kaming magkaroon ng seryosong ugnayan. Ang matamis na naganap sa amin ay masasabi ko, Tito Makoy, na marahil isa lang sa mga dahilan ng aming magandang relasyon na nabuo ni Calvin.